Bago natin tunghayan ang bagong aralin, sagutin muna natin ang mga katanungan. Una, anong tulay ang nag-uugnay sa pagitan ng Samar at Leyte? Sagot, San Juanico Bridge. Ikalawa, what operation to be used if 5 less 3 is equal to 2? Sagot, subtraction or minus. Ikatlo, what do you call the bone that connects the skull to the hip bone? Sagot, spinal cord. Ikaapat, bakit ka napapasayaw o napapakanta kapag nakakarinig ka sa paborito mong awitin o musika? Sagot, dahil nakakaugnay ka o nakakarelate ka sa awitin. Ang tatalakay natin ngayon ay ang pang-ugnay. Pasalita man o pasulat, nakatutulong sa pag-unawa ng mensahe ng isang diskurso ang paggamit ng mga salitang nagsasama-sama o nag-uugnay ng isang ideya sa mga kasunod na ideya. Tinatawag sa English na cohesive devices ang ganitong salita. Sa komunikatibong gramatikang ito ng wikang Filipino, tinatawag na pang-ugnay ang mga ito. Sa pagkakaroon ng organisadong mga pangyayari sa bawat bahagi, madali ngayong matutukoy ang mensaheng nakapaloob dito. May mga angkop na pang-ugnay na ginagamit sa pagsasalaysay. Tunghayan ang mga nakatalang impormasyon tungkol dito upang mabatid kung paano makatutulong ang mga pang-ugnay sa pagsasalaysay upang mabisang maunawaan ang mensaheng nakapaloob sa akdang pampanitikan. Ang pang-ugnay ay salitang pangkayarian na nagkakabit o nagdurugtong ng salita sa iba pang salita. Meron itong mga uri. Una, pangangkop. Ang pangangkop ay salitang nag-uugnay sa salitang panuring o naglalarawan at salitang tinuturingan o inilalarawan. Halimbawa, masama sa may diabetes ang matamis na pagkain. Pangalawang halimbawa, sadyang mabilis tumangoy ang isda. Ang ginamit ay ang. Pangatlo, ang housemates ngayon ay kabataang Pinoy. Pangalawang uri ng pang-ugnay ay pang-ukol. Ang pang-ukol ay kataga o salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap. Ito ang mga salitang pang-ukol. Sa, para sa, kay, ayon sa, kay, tungkol sa or tungkol kay, ukol sa or ukol kay, nasa, nang, ni, nina, kay, kina, laban sa, kay, alinsunod sa, or alinsunod kay. Ito ang mga halimbawa. Malapit nang matapos ang mahabang highway sa gitnang Luzon. Ito ang, sa gitnang Luzon, ang pariralang pang-ukol. Mga gamit ng pang-ukol. Una, nagpapakita ng kinalalagyan o patutunguhan ng isang bagay. Halimbawa, ang pera ay nasa loob ng kwarto ni Kobe. Pangalawa, upang ipakita ang dahilan o pagmamay-ari. Halimbawang pangusap, ang bagong damit ay para kay Lita. Pangatlong gamit ng pang-ukol ay ang layo ng pang-ukol ay maaaring pangalan o panghalip. Halimbawa, ang kaniyang talumpati ay para sa kababaihan. Pangalawang halimbawa, marami siyang kinukwento tungkol sa pagpapalago ng negosyo. Pangatlong uri ng pang-ugnay ay ang pangatnig. Ang pangatnig ay tawag sa mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap. May mga uri ang pangatnig. Una, pangatnig na panimbang. Ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala o mga sugnay na magkatimbang. Una, pangatnig na pamukod, ni o maging pati saka. Ikalawa, pangatnig na paninsay o panalungat. Ito ay ngunit pero subalit datapwat habang bagamat. Ang pangalawang uri ng pangatnig ay pangatnig na pantulong. Nag-uugnay ng di magkapantay na salita, parirala o sugnay.
Ito ay pantulong na panubali, kung, kapag, o pag. Pangalawa, pantulong na pananhi, dahil sa, sapagkat, o pagkat, palibhasa. Ikatlo, panlinaw, kaya, kung, gayon, sana. Alam mo ba na ginagamit sa pagsunod-sunod ng pangyayari ang mga pang-ugnay o panandang pandiskurso? Narito ang mahalagang gamit nito. Una, pagdaragdag at pag-iisa-isa sa mga impormasyon. Ginagamit ang pag-ugnay sa bahaging ito sa paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Kabilang dito ang mga salitang pagkatapos, saka, unang, sumunod na araw, sa dakong huli, pati, isa pa, at gayon din. Ikalawa, pagpapahayag ng mga kaugnayang luhikal. Ginagamit ang pang-ugnay sa bahaging ito ng paglalahad ng dahilan at bunga, paraan at layunin, paraan at resulta, maging sa pagpapahayag ng kondisyon at kinalabasan. Kabilang na ang pang-ugnay sa bahaging ito ang dahil sa, sapagkat at kasi. Samantalang, sa paglalahad ng bunga at resulta, ginagamit ang pang-ugnay na kaya, kung kaya, kaya naman, tuloy at bunga. Para malaman kung meron kang naintindihan, sagutin natin ang unang pagsasanay.